Ano ba, paano ko ba sasabihin to? Ito yung role na exciting for me kasi ngayon ko lang siya gagawin. And at the same time, may mga gagawin ako sa movie na to na talaga namang kaabang-abang siya. And the character itself, yes. Kakaiba siya. Hindi lang siya maarte, hindi lang siya suplada. Dahil si Anna ay merong mysterious din na character dito sa movie na Nelly. Okay, so mystery to Anna. Thank you very much, Adi. Now let's go to seasoned actor Lloyd Sammartino. Sir Lloyd, ano po naman ang role niyo dito sa movie? Pakikwentuhan kami kahit konti. Well, I played the general towards the end. From what I understand, siya yung may pakana ng mga twists and turns na mangyayari dun sa story. So, from what I've read, towards the end naman yung all the revelations talabas. And for me, it's an, you know, now I'm a character actor already and I enjoy different character roles. So this is one that I'm excited to be part of. Thank you very much, Sir Lloyd. Now let's go to Vin Abrenica, ang bagong tatay. Vin, kwentuhan mo naman kami. Ano ang role mo sa pelikulang ito? Ang role ko dito, my name is Jeff. I'll be playing a nurse, which is so, so funny kasi actually nag-nursing ako ng college days ko. So, wow. Finally, kahit paano, ma-apply ko naman siguro yung practices dito. And pinaka-excited ako is to work with everybody kasi almost all yata hindi ko pa natrabaho. Nakatrabaho ko pa lang si Ali. Outside pa, hindi pa sa film, ano? So, ayun. Super, super excited. And now we go to our seasoned actor, Sir Raymond. Kumusta po? Ano po ang drama ni Dr. Ray? Pakikwentuhan so special about him. As if na parang is just an ordinary, very hands-on doctor. Sorry, my cat. Hands-on. Okay, there's a cat. Hands-on doctor and authority. He has a good understanding of his yung career niya. Tapos, just when you think na parang si Dr. Ray ang pinaka parang normal dito, he carries himself well. Yung pala, may biglang twist na kahit papano will give the audience a ride na siya pala ang may kagagawan. Ang misteryo sa buhay ni Nelly at sa ospital, I suppose. Yes, yes. So I'm excited about the role kasi marami siyang twists and turns and interactive yung approach ng script writing and directing. And kumbaga, who's who. Para bang it will get the audience to calculate kung sino ba talaga ang may kagagawa ng ganyan. So, okay, thank you very much, Sir Raymond. And now our actress of the hour, Win Win. Please say hello to everyone and tell us something about your thoughts on Nelia. Hello everyone. Nakakaba naman yung actress of the hour. Parang ngayon lang ako tinawag ng gano'n. Bigla akong kinabahan. Hindi ako sanay. Masanay ka na. Oo, parang hindi ako sanay. Well, si Nelia, sabi nga ni Attorney Honey, she's very unpredictable. So yung mga audience will keep on questioning her character kung protagonist ba siya, antagonist ba siya, ano meron sa ugali niya. You wouldn't understand her, kumbaga. Ang yun ang masaya kasi the audience will have a roller coaster of emotions dahil lagi silang magko-question, sino ba yung masama dito at sino yung mabait? Ano ba ang nangyayari? May crime ba? Ano bang nangyayari? May sakit ba? Kasi nga, ano nangyayari sa ospital? So, it's very challenging for me kasi ngayon ko lang magagawa yung ganitong genre. So, medyo suspense thriller siya na may pagka-horror feel pa. So, I think medyo na-pressure ako sa sinabi ni Attorney Honey na yung versatile actress. So, I just hope I give justice to the character. And I hope yung mga tao will keep on questioning as the character when they watch the movie. Yun dun makukuha na mahuhook sila kung ano ba talaga nangyayari kay Nelia.
I'm sure when you're going to win in this role of yours. Oh my gosh, thank you. Rodel, may mga questions na ba tayong nakalinya? Let's go. Yes, of course, meron na at nakaabang na. Ang una magtatanong ay si Tito Lar Santiago ng GMA 7. Tito Lar. Tito Lar, nakamute ka. Nakamute. Ayun. Tito Lar. Ayun. Okay, so when ano ang naramdaman reaction mo nung nalaman mo yung character na gagampanan mo kasi it's a multi-personality character. Ah, mm-hmm. Ako punta nung sigurado po ba ako yung tinanong. Ako po ba talaga yung kukunin nilang actress? So I was quite shocked. At least nung binigay nila sa akin yung script to read, I said yes. After the last page, sabi ko I want to play that character. I wasn't sure yet kung kukunin nila ako, pero hindi ako nagdalawang isip kasi it's very exciting. Ibang-iba, never ko pa nagawa 'to. Ayan. So paano mo hahatiin yung schedule mo? You're still taping for Oh My Love. Tapos... Actually, tapos na ako mag-taping sa Oh My Love. Kaka-uwi ko lang po, 2 months ako locked in Bulacan. 1 week pa lang po ako dito sa Manila. And then I'm leaving agad for the movie shoot. So parang touch and go lang ako. Dire-diretso. Thank God, dire-diretso naman po. But I have to let go of my character sa Oh My Love kasi po, medyo comedy yun eh. So, itong 1 week na to, nagpre-prepare lang din po ako para mag-ready for the character of Nelia. Okay. Kay Lloyd? So, Lloyd, sabi mo nga kanina, character actor ka na, and so now you play variety of roles. Mas, ano ba to? Mas fulfilling ba to for you as an actor? Actually, mas gusto ko talaga to. You know, kasi for many years, you play a matinee idol, a pretty boy and all that, and you tend to be locked in, paulit-ulit lang naman yung roles namin eh. I noticed nung as I got older, mas nako-consider na ako for many other roles, which I prefer. You know, I like contrabida roles, I like unusual roles, any role that is far from my old, the old things that I used to do. Imagine. And so this is exciting for me. And first time I work with Raymond, see Mr. Quezon, and also Win-Win, you know, and I'm excited to do that. And of course, everyone else. Okay. And Shido, do you consider this role of yours in Nelia a really big break for you? Hello? Yes. Just titular, can you please repeat that? Kino-consider mo bang big break talaga for you itong role mo sa Nelia? Any role given to me is a challenge. I just have to do my best. And I think I'll be able to portray this role, especially that I really want to play a doctor. Okay. Yes, and kasi madami ding twist to. And medyo may mga sex scene, madala. So. Oo. Ayun. And Raymond, is this the first time you're working with Win-Win and the other cast? Actually, Tito Lar, I remember working with Win-Win sa GMA. One True Love. One True Love, yes. With Alvin Richards. Yes. Which was just recently replayed. And it was well received also. I enjoyed working with her and I look forward to working with her again. And I know this is a major challenging yung role na to for her. But I'm sure she will do amazing as an actress. And how do you And find- I do look forward to working with others also, with Lloyd and Ali and Vin and the whole cast and our director and also of course our producers. You know, I'm just excited to be working on this and kumbaga it's always exciting sa beginning to explore kung ano yung mangyayari dun sa from script to directing to the you know sa sinihan yung finished product. Okay.
So, bibigyan naman natin ng chance yung iba para magtanong. Thank you very much. Thank you, Tito Lar. Thank you, Tito Lar. Rodel, sino pa mga next na magtatanong, please? Jounda. Rodel. Jounda. Hello, yes. Sino pa mga magtatanong na naka-line up? Okay, ang susunod na magtatanong ay si Tito Mario Dumawal from ABS-CBN. Go, Kuya Mario. Okay, good afternoon, everyone. Focus ko lang kay Win-Win uli, ano, and Raymond. Win, congratulations again. No? Thank you. Ano yung inspirasyon ng nahuhugot mo kay Raymond? Grabe, I've worked with Kuya Raymond in One True Love. He's such a... Yes. Talagang ano siya, naka-focus talaga siya sa character niya lagi. And pagdating pa lang sa set, alam mong siya na yun, wala nang... Kumbaga, hindi na siya nagjo-joke, hindi na siya nakikipagkwentuhan. Alam mong siya na yung character agad. And for me, gusto ko ganun ako. I hope I get that attitude pagdating dito sa Nelia kasi hindi pwedeng, alam niyo yun, happy-go-lucky. Kasi minsan, like, I came from a taping na comedy eh. Yes. So talagang iba yung feels noon. So this time, I hope I can learn from Kuya Raymond kung paano mag-internalize talaga and makuha talaga yung character. Wala pa man on set, kahit nasa tent pa lang kami, makuha ko yun sa kanya. I hope I get that from him. Saludo po ako. Kuya Raymond, saludo po sa inyo. Thank you, Win-Win. You have it within you. Thank you. Natatawa si Raymond sa iyo, no? I don't know if he's flattered or what. Oh, I am. Thank you very much for that, Win-Win. I'm very honored with the very generous words that you mentioned. It's always a synergy. I think we all learn from each other. Kahit ako, I learn from everyone by observing everyone. And kung maganda yung pasok ng synergy ng bawat cast and director, it's going to be a wonderful film. Okay. Without giving away too much of the plot, no, Raymond, ano ka ba rito? Tormentor ni Nelia? Or are you a supporter of Nelia? Actually, Kuya Mario, as I mentioned, parang papakita lang na he's a very professional and hands-on doctor, mabait, understanding sa mga staff niya, nurses and other hospital doctors and patients. And yung pala... Okay na yun. Yun na lang. Okay, for attorney Mary, last question ko for attorney Mary. Yes, go on, Mario. Yes, aside from being a versatile actress, bakit si Win-Win Marquez po ang napili ninyo? And are you hoping for a theatrical release for Nelia? Or mapapanood na ba natin to online sa mga platform? Thank you. Yes, we're looking forward na ma-release tong movie in different movie platforms. Hindi lang naman dito sa atin, but also internationally. Yun actually yung plan ng production. And the reason why kinuha namin si Miss Win-Win Marquez is because when I'm writing this story, what I have in mind is someone na Filipina beauty talaga. At saka talagang magaling umarte. Kasi it's a Philippine setting eh. It's a very realistic. Yeah. It's someone who play it is morena, maganda. Sa totoo lang, Mr. Mario, nahirapan nga kami maghanap ng morena na magaganda. Si Win-Win lang talaga. Si Win-Win. And of course, Miss Ali Forbes. So kasi mostly ng mga actress natin, mga tisay na eh, if you notice it. So iilan na lang sila. And given the roles ng mga pinoportray ni Miss Win-Win sa GMA and other movies, nakita ko naman na kaya niya na i-portray yung different personality na hinahanap ng character. I know she can do it. Actually, sinasabi ko nga sa kanya, it will be a challenge to her acting skills. But the way I see yung mga previous acting niya, kaya niya. Yes, magaling yes. Si Miss Win-Win. Magaling talaga yan. May sapi yan. Whether romance, drama. And plus the fact, she will be working with Mr. Raymond Bagat Singh. Malaking tulong knowing Mr. Bagat Singh.
Okay. Thank Hindi you matatawaran so much. Ang kanyang acting skills. Thank you so much. Congratulations. Thank you. Rodel, sinong susunod natin nakalign up na magtatanong? Rodel? Can we go? Thank you, Tito Mario. Of course, may tanong ang ating kapatid na si Janice Navida ng Bulgar. Hello. Ayan. Good afternoon. Ayan, naririnig niyo na ba ako? Yes. Ako na palagan. Oo. Ayan, good afternoon sa lahat ng cast, direct, and the producer. Siyempre, yung first question ko is for Win-Win. Kasi given this opportunity to play a very challenging role, Win-Win, when you accepted the project, hindi mo ba naisip na pwede kang ma-compare sa iyong mom na si Miss Alma Moreno na alam nating napakagaling ding actress? Or may pressure ba na may effort ba na maibigay yung character, yung lahat ng dapat sa character dahil baka ma-compare ka sa naging performance ni Miss Alma Moreno sa kanyang mga previous movies? Hindi naman po siguro mawawala yung pagka-pressure ko po when it comes to my parents, lagi na ko compare, lalo na si mama. But good thing is I am open to them, so I ask them advice. Kaya lang syempre yung mom ko kasi ginawa niya yung aswang. I don't know if you remember. Aswang. Yes, aswang. Aswang. So iba rin yung atake niya doon, so tinanong ko something lang. Pinagbubuntis niya ako nung aswang na kung paano yung ganun. Kasi sobrang galing ni mama sa mga expression, lalo na yung sa mata lang. So I ask advice from her. Expected naman po na i-compare ko sa mom ko. Pero sana makita din nila na I have, you know, a different style. And siguro nakakatulong din na naging kontrabida ako sa mga roles na ginawa ko, which my mom hindi siya nagko-kontrabida masyado. So, kung may synergy man, at least pwede akong humugot from being a kontrabida and being a protagonist or yung mabait sa mom ko. So, tinatry ko lang i-gel together kung paano ko siya gagawin. So, kung comparison man, hindi siguro kagaya nung pag binabash ko, siguro sa itsura na lang nila ako. Hindi ko kamukha or ano, di ba, laging ganun yung comparison nila. Pero here sa acting, I'm trying to get as much tips as I can sa mom ko pagdating sa mga expression, lalo na sa mata, sa salita, kung paano maging mabait on screen talaga. Masasabi mo ba na mas magaling kang actress dahil si Miss Alma hindi nga nagkontrabida pero ikaw nagagawa mo ngayon yung different characters? I know. Mommy ko pa din. Siyempre kung hindi ano yung mommy ko, wala siguro akong mamamana sa kanya. Siya pa rin ang mas magaling. Talagang ano yung mommy ko. I look up to her. Ano lang ako. Nakukuha ko lang din yung mga tulong nila sa akin. Kaya ako natututo umacting din. Mm-hmm. And yung third question ko, dahil yung character mo nga dito ay napaka-challenging, meron ka bang real-life experience na sobrang naging challenge sa'yo at na-i-apply mo dito yung mga hugot? I mean, meron ka bang parang remarkable real experience? Life. Siguro po ang pinaka-challenging na ginawa ko when I joined yung BCMC, Basic Military Course. Kasi hindi ko alam kung ano mafe-feel ko, kung matatakot ba ako, kung magiging brave ba ako. Kasi I was training during a pandemic eh. So yung ugali ko doon, kailangan ko ayusin. Kumbaga kung like, natatakot ako, natutuwa ako na nagawa ko, naiiyak ako kasi nahihirapan ako. Siguro dito malalabas kay Nelia yung mga different personalities na nakuha kong emotions doon. Siguro doon ako kukugot para sa character ngayon. So nauna yon, Win. Nauna yung experience mo as a yes. Military ano bago mo nagawa ito kaya na-apply mo. Yes. Pero mas pinili mo pa ring maging actress, no, kahit na nag-training ka sa military. Yes, being a reservist naman, whatever kung ano
work mo, pwede ka naman maging reserve. It's about volunteering lang talaga to help and then being prepared for any emergency that can happen. At least you know you can help people na in a right way din. So, hindi naman maaapektuhan yung career na gusto kong gawin. Okay. Thank you, Win, and good luck. Thank you po. Thank you, kapatid. Yes, sino kasunod natin magtatanong? O, tika, before the next question, tanong ko muna sa Direk Lord, sa Direk Lester. Direk. Yes, yes, okay. Direk po. Direk Lester, gusto ko lang po malaman dahil nga this is parang mystery, di po ba? Bakit po yung itong genre ang naisipan mong i-direct? Bakit actually, ano nga eh, medyo naninibago ako dito kasi hindi ako kilala sa pretty sa mainstream or indie. Kasi mostly ang ginagawa ko full length din pero sa mga school. Sa mga school kasi ako eh. So okay. Lagi akong na-challenge. For example, yung last second to the last movie na ginawa ko is ang artista ko isa tong director din. Si Direk Les Cortez, Direk Joe Gruta, pati si late, Direk Cloyd Robinson. Okay. Naging challenge eh. Tapos ngayon, siyempre puro beauty queen. Itong artista nating babae din. Pratik sa actor natin, grabe. Alam nyo natin si Sir Raymond. So, testing is, grabe. Pag pinaport yung question, kakaiba. So, tinanggap ko itong film na to. Kasi, personally kasi kaibigan ko kasi yung producer din. Mm-hmm. And then, naniniwala ko sa vision nila. Actually, malaking break para sa akin. Hindi lang sa akin, kundi sa, parang sa buong film industry eh. Kasi wala pa ako nakikita ng ganitong klase ng parang genre or pelikula sa Pilipinas. So parang hindi ko alam kung paano tatanggapin din ng tao to kasi yun, medyo iba, malalim siya. Kaya parang challenge. Alam naman tayo, challenge yung gusto natin nito. So gusto mo yung parang you're offering something new? Ah yes, of course. Alam mo, sa panahon ngayon, ang daming millennials, gusto yung YouTube na nga lang iba. Mas maraming na sumisikat minsan sa YouTube and Facebook. Mm-hmm. So parang tingin ko isa to sa mga step para ibalik natin yung tuunang pansin sa totoong entertainment na matatawag natin. Yung pelikula Pilipino. That's wonderful to know, Direk. Rodel, please, next question. Okay, ang magtatanong naman ay si Archie Liao. Archie? Go, Archie! Hello, good afternoon. Magtatanong lang ako sa director at saka sa scriptwriter. Bale, base ba ito sa yung istorya ni Nelia? Base ba siya sa tunay na buhay? Tony? Hindi po. Actually, it's just fictional lang po lahat ito. Wala naman po akong inadapt na in real life na story. Actually, ginawa ko to nung college pa ako. So, ngayon ko lang tinuloy. In college, that was 1995 pa tong story na to. That what I have in mind is si... Sabi ko sa akin, someday, baka maging movie to. It happened. It will happen. Ay pa ho yung script 95. Ibinagay niyo ba yun more or less sa sensibilidad ngayon? Kasi especially na ang issue ngayon ng mga tao... mental health issue dahil dito sa COVID-19 na pinagdadaanan natin. Marami ang nakakaranas ng depression, tumaas ang incidence ng suicide. So, more or less, ibinagay ba nyo yan sa nangyayari sa atin ngayon? COVID-19, may mga ganong curia sa movie. Itong movie na to kasi na mental illness, hindi lang anxiety, hindi lang depression, but i-consider din natin na there are things na nagagawa ng isang tao, gumawa ng masama, psychological state ng tao. And you have to understand that there are people who are doing good things or bad things, not because they are bad, but because something is pushing them to do it, which is nga yung mga psychological problem. Thank you po. Ang tanong ko naman ho sa mga sa cast,
Since ang movie more or less may mga characters na nagtatakal sa ng mental health issues, ano, during the pandemic, how could you relate to this? Especially ngayon na sa basis sa mga statistika, marami ang taong nakaranas ng depression at may mga mental health issues dala ng pandemya. Paano ka nakaka-relate ng members ng cast? First with Edwin. Ako po, kasi nasanay rin po kasi ako na bahay lang talaga ako. So it wasn't that hard for me to adjust. Yung way ko na makarelate is I'm reaching out to people, like lalo na yung mga kapatid ko na hindi sanay lumabas, yung mga mas bata, yung mga nag-online school. So I try to talk to them, I try to ask kung ano kailangan nila, I try na maging mas active sila sa bahay, ayayain ko sila maglaro, or teach them new things. Kumbaga, the way that I can be sane, kumbaga, is for me to help other people din. Kumbaga, tulungan kami. Kasi kung tahimik lang tayo at kinikim-kim lang natin na nahihirapan tayo, hindi rin natin alam, hindi tayo aware sa nangyayari, lalo na sa loob ng bahay. Mahihirapan talaga tayo. So I try to talk to people here in the house, even my dad. Hinihila ko siya mag-workout para lang din ma-loosen up siya ng konti. And alam naman natin na si stress yung mga tao. And I think it helps when people talk inside the house and see kung ano ba yung pwedeng maitulong nyo sa isa't isa. You mean your dad, nakaranas din siya ng depression? Yes, everyone at home. Not naman depression, pero syempre sanay siyang lumalabas, sanay siya pumupunta sa farm niya. Yung mga kapatid kong bata, sanay maglaro sa labas, sanay pumunta sa mall, to meet up with their friends. They're very young eh, teenagers din sila. So sila yung nahirapan. And ako naman, I'm trying my best na tulungan din sila na maging okay. So tulungan kami sa loob ng bahay para lang din maaliw kami. Para hindi tahimik lang at kinikim-kim na nahihirapan na. Thank you. How about other members of the cast? Oh yes, sa nangyayari ngayon sa pandemic natin, I kept my sanity in a way. Maraming kasing changes ang nangyayari sa buhay ko. Actually, big changes kasi nakumukuha ng sobrang dami sa oras ko, which is I'm so happy. I have all the time in the world. Nakapag-alaga ako ng buntis. Ngayon, nag-aalaga kami ng bata. Started the business at home. Looking for new ways to work out from home and help other people to be inspired. So para sa akin, actually, everything is really, really going well for me. Yun, I just, for my contribution is, I've been a really good citizen, Filipino. I just stayed at home, kept safe talaga, kasi marami kaming high risk dito sa bahay. So ayun, that's for me. The other members of the cast, Raymond, Topi. May masasabi ba ang other members of the cast? How about Raymond? Oh yes, I'm sorry, I was on mute. Just like Win-Win po, I'm used to staying home pag wala namang work. At I only go out pag may mga event, mga important meetings. And usually, I just like to be home and, you know, meditate and do my spiritual practices, yoga, ganyan, and work out. And take care of my pets, my dogs, and my cats. And take care of the house and read and watch movies. And lang, I enjoy being home. So it wasn't really so hard for me, but... alam ko mahirap sa ibang tao, you know. Also, I grew up sa Australia kasi po, just me and my mother sa Australia noon. So parang sanay ako mag-isa. It doesn't mean na hindi ako nalulungkot. Sometimes, nalulungkot din ako. And I just hope that because of the pandemic that everyone's safe and everyone gets to, you know, manage the mental challenge that it offers. So it's good that our movie, ganun ang tema. Kumbaga, kahit pa paano yung mental health. Okay, Archie, thank you very much.
Sino Sophie? Thank you. Okay. Thank you. Maraming salamat. Thank you very much, Archie. So before we go to the next question, because may tatanong naman ako. This is for Mr. Vin Abrenica. Merong phone-in question na ipinadala sa akin. Vin, yes. Ano na ang mga pagbabago sa buhay mo na ngayong tatay ka na? may mga payo ka bang hinihingi kay Adjur sa pagiging tatay? At gusto ang pag-aalaga ng baby, nakupuyat ka ba naman or marunong ka na magpalit ng diapers kung meron ng mga ganon? Actually, medyo sanay na ako kasi meron akong mga younger siblings na ako talaga nagpalit ng diapers. About sa puyat, it's been 5 days of no sleep, but first 2 days, 3 days, hindi talaga kaya. Nagiging naduduling na ako, but kaya na. Kasi it's the most, feeling ko kasi, even if kahit sobrang nakakapagod, it's the most rewarding thing na. Talagang every second is sinusulit ko. Kasi sobrang sarap lang. Ako, nasasarapan ako every moment now of my life. Oh, yes. Thank you very much. Thank What's the name of your baby? It's wala pa. Wag muna. Gusto magaling kay Sophie. Siya ang nag-isip ng pangalan. Okay. Okay, we'll give that to you. So, yeah, thank you. Okay. Kay Ali Forbes muna. Rodel, sabi lang. Another question. Okay. For Ali. Yes po. Ali, may nagpapatulong rin, daring ka raw sa movie na ito. How daring is daring? Oh, how daring is daring. Daring. Yes. Yun lang talaga masasabi ko. Abangan niyo pong lahat kasi ito yung gagawin ko sa movie na to. Iba siya sa mga nagawa ko before. Like in Rainbow Sunset with director Joet, iba yun. At dito naman, with the help of our director and our, syempre, head writer na si attorney, makikita nyo yung ibang Ali Forbes po dito. Okay, thank you very much, Ali. And this question goes to our director and our scriptwriter producer, Direk and Ma'am Honey. Hindi po ba kayo nakatakot mag-shooting ngayon knowing the fact na nag-spike na naman ang ating ang sumisipa na naman po ang mga COVID-19 cases as of news time. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? We will be observing health protocols naman during shoot. That's nice. That's nice to hear. You make it sure na yung ating mga cast is safe, provided sila ng needs nila para makaiwas sa COVID. And in case they need the medical help, nandiyan naman nakaantabay sa atin. Kay Direk, anong... Actually, yun nga. Challenge to kasi kung titingnan nyo tungkol sa hospital to eh. Yes. Puro mga doctor at nurse. So medyo challenge namin. Actually, nahihirapan kami pagdating sa location. Kasi kailangan namin i-secure talaga yung lugar na hospital talaga siya pero hindi siya ginagamit. Mm-hmm. So yun. So mabuti naman nakakit kami ng isang bagong building na pwede gawin hospital. Yes. Actually, hospital talaga siya, pero di pa siya nag-ooperate. Okay. Thank you very much, Direk. Rodel, sino naman magtatanong? Yes, di ba? Ang dami pa magtatanong. Yes, kaya push. Go. Okay. Pasok. Mildred Bakur. May tanong siya. Yes, kay Attorney Melanie. Mildred. Yes, kay Attorney Melanie. Hi, Mildred. Yes, hello po. Ayan. Yun nga po. Alam naman natin na medyo hindi rin maganda yung lagay ng movie industry ngayon because of COVID. Tsaka napakahirap pong mag-shoot ng movie. Ano po yung kumbaga nag-udyok sa inyo na ituloy pa rin itong movie na ito sa kabila po ng pinagdadaanan natin ngayon? At gusto ko rin pong malaman kung ano po yung ito po ba yung first time nyo mag-produce o nakapag-produce na kayo before? O ano po yun? Ano po ang kumbaga nakapag-convince na ituloy nyo na po itong movie kahit na matagal nyo na rin pong naisulat itong istorya ng Nelia po? First of all, primarily, we want to contribute a quality film in our industry. And we want to give the viewers or the audience something new to entertain them during pandemic. Hindi lang purus drama kasi pandemic na, iiyak na naman sila. Diba? So, you give them something different to stimulate their minds, mag-isip kung ano yung tungkol sa movie, ano yung mga twist, and also to stimulate their eyes or their, kung ano yung, kasi may sexy scene tayo. Itong film na to,
I assure you, talagang it's a different from all other movies that you've seen before. Actually, ito pa nga lang yung nakikita ko na first movie na ganito ang tema. So, right now, hindi naman natin napapalabas sa sinihan yung mga ibang movies, but we decided to push it through. Secondary na lang, of course, yung return of investment, but primarily to give you sa mga movie industry and to the entertainment industry na makapag-provide tayo ng quality film. Thank you po. Hindi po ba kayo nahihirapan sa follow-up question ko po? Hindi po ba kayo nahihirapan sa pagka-casting? Kasi alam naman po natin may mga ibang artista na tumatanggi muna po, no, sa pag-shooting because of our situation. Actually, with the help of Rodel. Rodel, thank you so much. Actually, he made my job so easy because of Rodel. Siya na nag-anap sa akin ng casting. And he made this movie possible sa kanyang talent. Talent coordinator si Rodel. And he has also a talent to convince people. And I thank you and I commend you that, Mr. Rodel. Congrats, Rodel Fernando. Thank you so much, attorney, at good luck sa movie. Okay, ang dahil pa magtatanong. Romel Placente, pumasok ka na para sa tanong mo. Romel? Nagmimirenda ka eh. Hello po, Kevin Wynn. Hello. Hi, Wynn. Oh, sorry. Yes po. Yung gaya ng role mo dito sa Nelly, sa totoong buhay rin ba, unpredictable ka rin ba, kagaya ng weather? Feeling ko po, I'm very, very, I think I'm very unpredictable kasi like, sa pagsali ng pageant, hindi alam ng parents ko yon. Sa pagkuha ng teacher certificate, hindi din nila alam na kinukuha ko yon. Sumali ako as a Marine Reserve. Not a lot of people know that also. So, hindi nila alam kung ano ang next na gagawin ko. So, I think I'm very predictable. I try to do my goals before I speak about it. Kumbaga, ayokong nagsasalita lang ako na wala namang kalalabasan. So, I feel like I'm very unpredictable and I push through with whatever I want to do. Ah, okay. Thank you. Pero may pressure ba? Kasi make or break ka dito. Ikaw yung bida na eto nga, di ba? Tapos pandemic tayo. Kasi aminin naman natin, yung mga pelikulang pinapalabas ngayon sa online, eh hindi masyadong kumikita kagaya ng Film Fest. Hindi nila naabot yung dati na kinikita na bilyon, almost bilyon. Ikaw ba? May pressure din ba sa part mo na, nako, sana yung palabas yung pag okay na yung mga sinyan? So, kagaya nga po ng sinabi ni Attorney Honey, it's very nice to hear that she wants to make quality films and hindi niya priority ngayon yung kumbaga kumita. And bilang artista, at least alam namin na hindi kami mapipressure na kailangan ganito yung mangyari. At least ang focus namin ngayon is how we act and how we can portray our roles better and to showcase to people in different platforms, lalo na ang dami ng platform sa internet, di ba? Mas malawak na ang reach. Hindi mo alam kung sino makakapanood. So I think, thankful din ako na nandyan sila, Attorney Honey, na ganyan yung naiisip nila. Kasi bilang isang artista na ngayon lang talaga magkakaroon ng title role, confident ako na yun yung iisipin ko muna. Kung paano mabigyan ng justice. Hindi yung iisipin ko kung magkano yung kikitain ng film. Ang iisipin ko muna is sana magawan ko ng justice, magustuhan nila Attorney Honey. And I think once they see that I did my best and yung mga ibang kasama ko po, it will follow naman. It will follow naman for sure. Miss ko, para tayo na sa beauty pageant ang sagot mo. Ah, talagang tinanindigan mo pagiging beauty queen mo. Anyway, good luck sa movie mo. Nelia, panonorin kayo kasi kakaiba nga according sa direct sa director at saka kay actor. Kay Ali Soto naman. Ali. Anong Ali Soto? Ali Soto. Ali Soto. Ali Soto. Si Forbes. Sorry.
Ako talaga ako. Kasi ang ganda mo rin talaga. Beauty queen na beauty queen. Na. Kasi yun nga, di ba hindi mo sinagot kung daring ka dito. Eh for sure naman, daring ka dito. Kasi lahat ng badang role mo pa-sexy, di ba? Pero ikaw ba, talaga doon na ba ikaw papunta sa pagiging isang sexy star na makilala? Gusto mo na ba talaga makilala bilang sexy star? O pwede ka rin naman sa action, di ba? Yes, actually, Kuya Romel, ako naman kasi yung tipo ng tao na pagka may binigay sa akin trabaho, I'm just doing my best on para dun sa character, whether it's pa sexy, tweetums, or kahit ano pa yan. And with this movie na Nelia, ang character ko kasi dito, very challenging siya talaga. Yun lang ang masasabi ko. It's sexy, yes, pero may something about Ana kasi dito na ngayon ko palang gagawin. And I'm really looking forward na mabigay ko yung best ko for that role. Oh, naman mabibigay mo. Magaling ka naman, di ba? Thank you. John Lloyd. Ay, Ken Lloyd Sammartino. Hi, Lloyd. Yes. First Ali Soto na John Lloyd. Grabe Lloyd. Siya. Okay lang. Hi, kumusta ka na? Tuloy-tuloy na ba yung paggawa mo ng movie? At anong meron pong pelikulang to? Ano yung nakita mo dito at tinanggap mo yung offer sa'yo? Actually, alam mo, ano ako eh. Hindi naman ako na tumigil ng acting. I just, you know, pag hindi masyadong bagay sa akin yung role, I pass on. Nagpa-pass ako. But in this particular, no, nung kunento sa akin to ni manager namin si Leo, sabi ko, you know, I'm only doing one day, di ba? But I'm excited kasi nga. I want to be a part ng mga movies na ganito, yung kakaiba. Di ba, pinuwento nga ni attorney kanina, alam mo, we need more movies like this. Eh. Yung pinag-iisip ang tao, I mean, of course, love stories will always be part of the Philippine setting, pero we need fresh ideas sa pelikula. And nakita mo naman, I mean, like si Raymond is a product of very, very different kinds of movies. Kaya ang ganda ng ano niya tuloy, ang ganda ng resume niya. Kasi yan ang kailangan natin dito eh. You know, and nung inalok sa akin to, sabi ko, let's go. You know, sana marami pang ganito. I hope na mabawi nila yung, the money na nilalabas nila para maingganyo silang gumawa ng mga ganitong pelikula pa. Kasi kulang na kulang tayo ng interesting movies, I think, for me. No? Kasi I'm a fan of the Filipino movies dahil, lalo na ngayon, ang dami ng outlets. Diba? I mean, ngayon, ang dami na young directors that have very fresh ideas. And we need that. We need stories like this. You know, and it's exciting. Ano mo, excited? Ako, excited ako more for them. Ako naman, I'm only doing one day. But I hope talaga na maano to, magkaroon ng tuldok ba sa tao para makita nila, wow, pwede pala ang Pinoy gumawa ng ganyan. Kasi we need it. Eh. Lalo na ngayon, di ba? I think movies are escapism. And kailangan natin ng mga pelikulang at least sa 2 oras na manunod ka, nakakalimutan mo yung pandemic. Kahit ganun lang. Kasi, you know, yun ang problema. Even if this movie has depression and all of that, pero at least nawawala ka dun sa problema mo at nalilibang ka sa kwento ng iba. And we need that. We need that very much. So I'm excited for this film. Eh, ikaw ba? Nakaranas ka na ng depression? Meron bang nakakalusot dyan? All of us do. So, diba? Paano mo nalusotan? Well, kasi ako naman, alam mo, ang isang napansin ko, mula nung nagkaroon ng pandemic, thankfully, mura na ngayon makipag-usap ng ganito. Hindi ka tulad ng araw, di ba? Pag long distance, talagang nagmamadali ka kasi sayang yung
pera. Yung telephone yun, na, telephone kasi. Telephone diba? Kasi dati. Ngayon, basta may wifi lang. Diba? Ah. And, mas yung mga kaibigan kong hindi ko nakakausap ng ilang taon, mas nakakausap ko na ngayon. Because of this. You know, I mean, ngayon, isang tawag mo lang, kahit sino, pwede mong kausapin. And, you know, ngayon, for me, I try to uplift my other friends kasi hindi naman lahat swerte katulad natin. Unang-una, sa Pilipinas, meron tayong oras para makipag-usap. Sa ibang bansa, wala silang ganyan, di ba? So, basta yun ang ginagawa ko. You know, yung nakausap ko, ina-uplift ko sila. Sabi ko, kaya yan. Maglilipas din to. You know, so ganun. So, yun, hindi mo napapansin yung depression mo pala and nawawala kasi nakakatulong ka sa iba. For me, that's how I work it out. Thank you, Lloyd. Thank you so much. Yes, award-winning actor naman natin na si Raymond. Hi, Raymond. Hello, Kuya Romel. Mon, tatanong kita kasi ikaw yung artista ang hindi nawawala ng project, pumunta ka na ng abroad, bumalik ka, tinanggap ka pa ulit ng tao, di ba? Tuloy-tuloy ang project mo sa TV ban o sa television. Pero ano ba yung talagang unang-unang nasa utak mo bago tumanggap ng isang proyekto? At meron ka na rin ba na in-offer sa'yo before na tinanggihan mo dahil pwede hindi mo gusto yung role mo o hindi mo gusto yung mga kasama mo na may attitude, yung mga ganun. Actually, Kuya Romel, unang-una, I believe kasi in a good casting kasi kahit magaling ang artista po, pag hindi bagay, pag feel niya na hindi bagay sa kanya yung role, dapat hindi pinipilit. Kasi hindi lang for the sake of magka-project, I guess. Very important sa akin yung quality ng film at yung quality ng kakayahan ko. Kaya ko ba yung, hanggang saan ba yung challenge ito sa akin? At ayokong pilitin kung hindi kakayanin. So, may mga instances na sinabi ko na parang hindi pa yata ako ready gawin tong role na yan. At wala naman akong biases or ano tungkol sa kung sino yung may attitude or wala. For me, I just go on the set. Usually nga, nung araw na mapagkamal na akong suplado when I go to the set, kasi ganun ako ka-focus, pero I'm happy na naiintindihan na nila ako kasi pag wala na naman sa set, I'm just like everyone else. You know, palabiro, palangiti, palatawa, ganun. Naging action star ka, di ba, before? Yes. Tapos naging jo mo si Shirley Fuentes, di ba? Jo. That was siguro dalawang meron bagong-bago naman, wag na yan. Pero etong bagong-bago sa iyo, Raymond. Congratulations dahil sa aming darating na 36 PMPC Star Awards for Movies ay nominado ka for Movie Actor of the Year sa iyong movie Quezon. Wow, maraming pong salamat. Thank you very much. I'm very honored. I didn't know about that. That makes me very happy and now excited. Now you know. Thank you so much. Yan. Good luck. At thank you, producer po, good luck po sa inyong lahat. Win-win, good luck sa movie thank mo, you ha. Thank you, Romel. Rodel, yung next thank question you, natin. Thank you, Romel. Si Mel Villanero may tanong. Mel ba? Hi, Kuya. Hi. Kamusta na kayo? Kamusta? Wait lang. Ayusin ko lang. Okay. My question is for Bean. Hi, Bean. Yeah, hello. Hi, Bean. Bean, my question is that ano yung mga nabago sa'yo, no? Nung, mas inspired mo trabaho ngayong tatay ka na? Actually, this is my first na trabaho na naging daddy lang ako 5 days ago. Mas masarap gumising sa umaga ngayon. Sorry? Mas masarap gumising sa umaga ngayon na may baby nang nandiyan. Actually, hindi na gumising. Kahit walang tulog, mas masarap na talaga araw. yes. Okay. Ano yung mga changes na napansin mo sa sarili mo ngayong tatay ka na? At yung mga nakita mo kung bago kay Sophie, ngayong isa na siyang nanay?
Pagbabago is in our 8 years of relationship namin na matagal na as boyfriend girlfriend, ngayon it's so nice lang na magkaroon kami ng baby na bagong growth na naman for us at every day minamahal namin yung bata at every day we love each other more. So nakikita ko how she takes care of the baby, which is sobrang kilig din for me. And also I don't know eh. Don't know pa eh. This is the first five days pa lang eh. Basta what I can say is I'm loving every moment. Yun. Sino ka mukha ng bata? May nakita ka na ba mas kawig ba sa'yo o mas kawig kay Sophie? Hawig niya. Sa kanya. sa kanya. Marami sa kanya. Yeah. Baby girl. So, ano, hawig na hawig niya. Vin, baka may pwede ka na sa aming i-share na detalye tungkol sa, di ba nag-engage na kayo? May plano na ba yung kasal, kung kailan, kung saan. Meron ba pwede i-share sa amin, kahit konti lang? Maybe I can share probably this year or next year ang kasal. Engagement was done in Batangas. What else? It's Bianca, Sophie who chose the name. And siguro yun na lang muna and maybe let's talk about the movie first. That, no. Naiilang ka pa na kante pagtungkol sa kanya. Okay, ano lang, pakilawakan mo lang yung role mo rito. How excited you are playing your role? Yes, I'm super excited. Tulad na nabanggit ko kanina, I'm gonna be playing a nurse. His name's Jeff. Actually, I'm so excited kasi naging first course ko yun when I was in Pampanga. I took nursing for 2.5 years. When I went to Manila, nag-change na ako ng course kasi they don't wanna accept or credit my subjects. So, ayun, at least kahit paano ma-apply yung mga practices. And also, I'm so excited to work with everybody kasi this is gonna be, actually, almost all hindi ko pa nakakatrabaho. At ang gagaling ng lahat mga kasama ko. So, ayun, I'm super, super excited. Yeah. Mas dobleng ingat ngayon, no? Kasi syempre, kailangan, dahil daddy ka na, may baby na, safety protocols sa trabaho, kailangan mas ingat tayo. Yes. Kasi syempre, baka madala yung... Yeah, ayun pa lang. Actually, now, I'm actually very jolly, bubbly talaga ako, but I'm now maaga pa lang, I'm gonna apologize sa set. I'm actually gonna be extra, extra protective. Kasi considered na kami as super high risk kasi I have a newborn. So ayun, maybe I can be active with the chat, but siguro not sa chika. I'm sorry guys. I love you guys. Okay. Maraming Win. Pwede kay Win? Thank you for your questions. Thank you, Win. Win? Yes po. Ano ang mas mahirap gampanan? Yung ganitong role o yung contributor role? Para sa ngayon pa lang po ako magkakaroon ng ganitong klaseng role. So, for sure, ito po yung mas mahirap kasi I have to immerse myself in the character kasi yung pagiging kontrabida, yun na po kasi yung lagi kong nakukuhang roles. And I'm not complaining about it. Masaya din po kasi pwede siyang maging mabait, pwede siyang maging masama, pwedeng nalulungkot siya, pwedeng hindi. So, excited ako na this time, lahat ng laro ko bilang isang kontrabida, magagawa ko dito and magkakaroon sila ng roller coaster of emotions and questions along the movie while they're watching it. Okay, thank you so much. Good luck. Good luck sa movie, good luck producer, and good luck to everybody. Thank you. Thank you, Melba. Alwin, okay. Siguro last 4 na tanong na lang, ha? Okay, sige. Si Leo Bukas muna. Magagaling kay Ate Leo Bukas. Yes. Turn to the last question. Go, Leo. Ayan. Good afternoon, everyone. Hello. Si Win muna ang tanungin ko. Win, parang nakapatong sa balikat mo ang pressure ng movie na ito mula pa kaninang nagsisimula yung press ko natin. Ang tanong ko sa'yo now is, paano mo siya pinaghahandaan yung role? Kailangan mo bang magbasa ng libro? Method actor ka ba? Kasi ang pagkakaroon ng multiple personality, parang neuropsycho na yan eh, di ba? So, ang hirap yan, hindi puso yan eh. Utak ang gagalaw, di ba? So, ang challenge yan sa'yo talaga ay matindi. So, how are you preparing for your role now? Actually, I'm trying to watch movies. Inuulit ko yung favorite ko kasi talaga is Gone Girl, si Rosamund Pike.
And meron din siyang bagong movie na lumabas ngayon. So you I care a lot. So I try to watch mga ganong characters. And then, kasi may mga kilala rin po ako na Dean of Psychology in Southville. So I ask questions also about mental illness. And then I have friends na psychologists. So I ask lang kung paano ba yung mga nuances, kung paano nyo nalalaman na ganito yung sakit nila, ano yung una nilang sinasabi, paano sila kumilos. So mostly asking questions yeah. talaga for dun sa mga taong may alam talaga. Kasi hindi naman pwedeng gawa-gawa lang ako eh. Kasi this is real life. And you have yes. to ask people who are in that profession and seeing people with, you know, talagang may mental illness. I mean, we all have depression. Ang bigat kasi ng word na depression eh. Nalulungkot tayo ngayon. Pero hindi yun enough to portray or get emotions to do this film. So I have to ask people who knows talaga and who are in that field. And then, i-inject na lang din yung fictional characters which are yung mga Rosamund Pike characters and mga ganong movies. So, itatry ko na lang i-gel kung ano yung pwede kong gawin. And then, siguro yung hugot ng fear, ng lungkot, sa siguro personal na rin yan. Para may touch din na ako yun. Kumbaga. Yun. Correct. Thank you. Next question, please. When was the last time na naramdaman mo talaga yung sobrang depression and anxiety, and paano mo siya napagtagumpayan? Siguro, depression kasi for me is a really, really big word. Eh. You cannot say you're depressed because there are people that you don't understand then kung yes. ano talaga ang depression sa kanila. So personally, yes. I don't like saying I was depressed. Yes. Kasi iba din po yun eh. Hindi ko po pwedeng sabihin yun if I'm not diagnosed with depression po talaga. Yes. But siguro yung anxiety kasi na-feel ko rin yan. When I was training, kasi nga pinili ko pa rin mag-train height ng COVID and my dad is always a high-risk senior citizen siya. My mom also have multiple sclerosis. May mga kapatid ako na bata. So yung takot ko na pag umuwi ako, baka ba mahawaan ko sila? Tama ba yung yes. position ko? Tama ba yung ginawa ko? But I was just extra cautious with everything that I was doing. Magpapatest ako. Gagawin ko lahat para mas safe sila. At the same time, hindi ko pinigilan yung sarili ko, gawin yung gusto ko. Kung baga, meron akong silver lining na alam ko may tamang tao na pwede magkasakit. Kasi alam ko, pag nagkasakit ako, kaya ko. Yes. Ayoko lang na makahawa ako. So, yung fear ko, ginawa ko na lang way para mas maging safe yung mga tao around me. Kasi dapat may fear ka pa din, hindi naman pwedeng mawala yun. Basta-basta lang, di ba? Yes. So, hindi nawala sa akin yung takot ko. And siguro that caused some anxiety because every time you go home, you question, okay ba ako? May sakit ba ako? Makakahawa ba ako? Pero so far, so good naman. Nagawan ko naman ng way na wala talaga magkakasakit sa akin. Thank you so much. My last question is for Vin. Yes, yes. Vin, now that you're a father, paano nabago nito ang perspective mo sa buhay in general? Nabago yung perspective ko sa buhay in general in a way na nung pinanganak siya, a lot of realizations kicked in na usually iniisip ko lang is, alam mo yun, iniisip natin yung mga sarili natin. From that moment, yes. iniisip ko na I'm not living my life for myself anymore. I'm living my life for her, for my daughter. At sobrang naging saludo ako, lalo ko minahal. Yung parents ko, my mom, my dad, at sa lahat ng mga magulang, nag-iba yung pagtingin ko talaga kasi hindi biro talaga ang maging isang magulang. Pero one thing I can say for sure is it's the most fulfilling talaga. Yun. Natingin mo magiging spoiler dad ka? Oo. Ngayon pa lang, nag-aaway na kami about that. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you po. Sinong next question natin, Rodel? Go. Thank you, Leo. Ang next naman na magtatanong ay si Joey Sarmiento. Joey. Okay. Yes, hi. Siguro my question is going to be directed sa mga actors. Kasi alam naman natin na one of the most hardest hit ng pandemic yung entertainment industry and one of our bread and butter syempre yung pinagkakakitaan natin as an actor, yung mga project. So I want to know sa mga actors natin kung ano yung iba pang ginawa ninyo para kumita
nung panahon na or hanggang ngayon na medyo mahina ang pasok ng mga projects? Siguro we can start kay Winnie. Ako po, nagbenta ako ng pandesal. I learned how to bake and cook. Nung during the pandemic, talagang gumawa ako ng way na yung pastime ko dapat may matutunan din ako. Hindi pwedeng nakahiga lang or walang ginagawa. So hindi po ako marunong magluto, pero during the pandemic natuto po ako. And then I learned how to bake. And I'm very happy and fortunate na yung mga dito po sa village namin, they really bought from me and then nag-order sila. And then now, grateful naman po ako na tuloy-tuloy yung pumapasok na work sa akin. Pero on the side, I'm starting to revive my YouTube channel, unti-unti, social media. Pumapasok na rin ako sa TikTok kasi I also want to be relevant to our Generation Z. You have to go with the flow din, syempre, para hindi ka huli sa ginagawa. So, unti-unti, yun nga po, nung pandemic, nagbenta ako ng pandesal, I baked, I cooked food, and sold them. And then now, I'm trying to do the YouTube and other social media platforms just to be out there with the next generation, kumbaga. Okay, follow-up question ko lang. Yung pagpasok mo, Win-Win, sa SOCMED, sa YouTube, sa TikTok, hindi ka ba nahirapan dahil to think na medyo marami na rin ang nandun ngayon, di ba, sa platform na yon? Actually, nakakatuwa kasi nung pinasok ko yung TikTok and YouTube, very raw kasi yung ginagawa ko. Usually, wala akong makeup, hindi ako nakaayos. Pag-break time lang namin, lalo sa TikTok ko, mas gusto ng tao makita yung raw side. I think they see yung, I don't know, nakikita nila kung ano ba talaga si Winwin behind the camera. And pinagpapatuloy ko naman yun kasi I ask opinions then, suggestions from them. And I follow people. I try to, you know, do what they ask. Kumbaga ko ano yung kaya ko. So fortunately, okay naman po yung YouTube ko. TikTok ko, umabot na yun ng more than 2 million followers. Wow. So, congrats. Opo, thank you. So I'm just happy na they're accepting me in a raw way. Not the glamorous, not the artista. Just Winwin at home and just having fun. Okay, thank you, Winwin, and good luck sa pandesal business. Thank you. About kay Raymond, ano yung pinagkabalaan mo nung panahon na hindi masyadong malakas ang pasok ng projects? Well, I wish I was like the others na innovative sa pagiging entrepreneur nila. Hindi ko po napasok yan, so I just tried to live a simple life. Pinagkasya kung anong meron and hoping that you know, malilift yung mga hindrances sa trabaho. And I'm sure sooner or later, mag-iisip din ako kung anong bebenta ko. But sa awa ng Diyos, you know, we got through. Kasi simple lang ng buhay ko. I'm really simple, really. After work, sa bahay lang ako most of the time. I only eat mga minsan once or twice a day lang. So simple lang ang diet ko. Okay, may follow-up question. May follow-up question na kay Raymond. Kasi since na isa ka sa mga senior actors and alam naman namin ang passion mo talaga sa acting is ganon katindi. What do you think is the future of the film industry ngayon? Sa POV mo, point of view mo. I'm excited for the film industry of the Philippines. Though may pandemic nga and you know, mga cinemas hindi pa bukas. But maraming lumalabas ng mga platforms, you know, may Netflix, may HBO, and others, may iFlix, even Amazon Prime. And I have an observation na parang kahit na nagkaroon ng konting slump, parang nagkakaroon ng creativity eh. Now, mas maraming director who wants to tell a story dahil sa mga nangyayari, lalo na ngayon, because of what's happening. Talagang we are in the new normal and that's masarap magkwento kung ano yung nangyayari ng kung nasan ba tayo, are we in the same page, ano ang interpretasyon mo sa nangyayari, anong sa akin. That's why even I am getting into, I've been studying directing. You know nga, naumpisahan ko yung studying directing during the pandemic. And you know, iniisip ko paano ko i-interpret yung mga nangyayari. Ganun. Okay, thank you, Raymond. How about kay Vin?
very interesting rin, Vin, dahil lalo na daddy ka na ngayon, may family ka na. So, meron ka bang ginagawang ibang paraan to para ma-counter yung slump ng economy natin, yung mahinang pasok ng project? Yeah. What I actually super na-miss ko is the racket talaga kasi I'm super at my happiest when I'm on stage. But I recently launched a product. Kung di ko alam kung nakita nyo, magpo-promote na ako dito. I launched a product. It's called Brave H2O. It's a gym equipment. If it's not inflated, it's the size of this. But when it's inflated, it's the size of this. So it's a gym equipment na adjustable weight siya. Kami ni Sophie, actually, ako yung main CEO. And I also started YouTube. Sinama ko na si Sophie, which is sobrang ganda rin ang tanggap ng tao. I'm so, so thankful for that. Kung nawala man yung mga rackets, pumasok naman yung social media works. So yun yung mga pinag-aabalahan ko. I tried cooking. I failed so many times. Hindi kinaya. Hindi ako marunong. Kahit yun. So yun yung pinag-aabalahan ko ngayon. It's the Breathe H2O, the social media works, YouTube, and yeah, yun yung sarap. And regarding sa cooking, Vin, ano yung mga niluto mo na na-fail? Epic fail. Kahit nag-culinary ako eh. Nag-aral ako sa Global. Natapos ko yung course, diploma for hospitality and culinary. Tapos I tried doing the buffalo wings. Okay. And it turned out to be sobrang alat at may dugo. So, yun pala, ayoko na. Pass na ako. Okay. Medyo, magbibigay pa ako ng problema sa kakain. Sa mga tao. Ayun, kaya stop. Okay, so thanks a lot. And I think we're running out of time. So, thank you very much for the answers. Thank you very much, Joey. Rodez, yung next question natin. Okay, last two na lang ito, Alwin. Yung isa magagaling kay Mike Francisco. Mike. Gandang hapon po. Pasensya na po. Ayan. Anyway, Mike po from DCRG and RGTV. And may question lang po kung mabilis na lang po kasi we're running out of time. Unahin ko na po si Direct Tester kasi kaibigan ko din po yan at the same time. Boss, gaano po ba katagal ito sinuot? At ano yung pinaka difficult part no para sa iyo while shooting this movie? Direct Lester, ano po ba si Direct Lester? Yes, hello, sorry, nakamute pala ako. Yes, Mike, kamusta? So yun, actually hindi pa siya na-shoot, Mike. Hindi pa na-shoot pa lang namin siya. I-shoot niyo pa lang. So yes, it means yes. This is initial plan pala. I thought it was a movie na and then you're going to... Hindi pa. So kasi nga yun, medyo challenge namin gawa nga natong pandemic. Kaya medyo ibang challenge to kaysa sa naging challenge natin dati sa ibang project. Yes. Ngayon, pero, dahil sa pandemic, yes. Pero in case lang, since na medyo ano pa eh, medyo parang battered pa tayo sa anong mga susunod sa government. During this year 2021, we thought na 2021 will be a year will be parang makaka-regain na tayo sa mga losses natin, di ba? Akala natin ganoon. Oo, pero in case lang, what would be your plan? Ano yung best mo? Hingi ka na lang ba permit just to finish it or whatsoever? Actually hindi, ano eh. Actually naging challenge namin dito, gawa ng location. Kailangan na yung makita na isang location, halos nandun na lahat. Kasi nga, for the security din ng mga artista. So, ay, sa hospital. Oo. Tapos siyempre, may mga ibang venue rin na kailangan. Hindi pwedeng puro hospital. So, yun actually yung challenge sa amin, tingin ko. Pati siyempre, lock-in ngayon ng shoot. Yun ang medyo challenge sa akin, Mike. Hindi tayo sanay ng ganun eh. Alam mo tayo sa pelikula dati, pag face tayo, kahit abutin tayo ng anong oras, okay lang sa atin eh. Pero this time kasi, mangyayari, pag napuyat kami, para yung shooting kinabukasan, lock-in kami. Yes, so kaya kailangan, kung gusto na yung makapahinga na maayos, mas mabilis namin ikot. Actually, yun yung challenge sa lock-in. Yung oran. I hope, no? I wish you luck, Direk. And, yes, sana, thank you. Huwag ka magkaroon ng problema kasi since hospital ngayon, medyo, hindi natin alam, ano ba yung lumang hospital ba yung kukunin nyo? Or parang mukha lang hospital para matuloy yung shoot? Kasi, hospital siya, pero hindi po siya nagagamit. Hindi mo yung nagkagamit. That would be your plan. That's a good plan. No? I hope we can find someone. Hindi gano'n ay find some place.
na hindi ganun kalayo, oh. No? Kasi pag malayong-malayo, medyo... Yes, and the thing is, ayoko lang sabihin yung lugar, pero zero COVID pa sa lugar na yun, sa bayan na yun. Wow, that's good. I hope oh. na ma-continue nyo to. Anyway, yes. Kay Attorney Kino, andiyan pa po si Attorney. Yes, ayan. Yes, Mike. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Hi. Natanong na to ni Tito Mario, no, yung question about sa platform. Pero ano po, pinaka-initial plan po, aside dun sa nabanggit nyo kanina na you're doing it, ayan, sa mga availability, and you are still hoping din ba na mailabas din to sa screen kung sakaling mag-ease na at maibalik na yung pagkakataon, makabalik na tayo makapanood sa mga sinihan? Oo, yes, Mike. We're planning na magkaroon tayo ng release sa mga sinihan natin pag nag-ease na yung mga restriction ng IATF. Pero sa ngayon, mukhang imposible pa. Pero ang priority natin ngayon is ma-release siya sa mga movie platform internationally. Actually, I'm taking it parang taking it in a positive way na itong pandemic na to, na walan man tayo ng cinema, nag-open naman yung mga ibang platform. And it means it's an opportunity na to on sa mga producers, lalo na sa mga actors and actress na ma-expose sila internationally. I hope magkaroon kami pagkakataon din ma-interview ka sa aming network, no, para at least ma-promote din natin yan when it was ready na. Ayun. To win naman, win. Last na po to. Mabilis lang po. Kasi as I can see, no, na kanina tatanong ko sana regarding po dun sa klaseng service ka pumasok, pero nabanggit mo na marin. So, definitely may idea na ako kung saan ka nag-join, no? And then itong about education advocate mo, no, plan mo ba talagang tuloy yung advocacy mo na sa education as a beauty queen, and ano pa yung gusto mo pang gawin na nasa mind mo? Actually, meron ko kasi akong teacher certificate. So I graduated sa teacher certificate program ng Southville. Ang kulang na lang po talaga sa akin is my license. I have to take my LET so I can have my license. Pero technically, I can actually teach already for a certain amount of time, in years. I wanted to be a preschool teacher. Actually, nag-try na rin po ako sa Southville. Teacher aide po ako for a while. Pero due to my schedule, hindi rin po siya possible talaga na gawin full-time. Kasi once you work with kids, you really have to give your time for them and talagang mag-focus sa kanila. Ngayon po kasi me and my cousin, we're trying to create kits for kids na naka-homeschool. So that's under, kumbaga, process. Pinoprocess pa lang namin kung paano namin siya gagawin. So unti-unti po, kahit paano hindi pa rin na-off track yung gusto kong gawin. So we have to see kung paano namin gagawin. Kasi iba rin po pag bata na yung pinag-uusapan natin pag education nila. We really, kailangan po tutok talaga eh. Eto, habol ko lang dun sa sinabi mo since na yun ang plan mo. Another question regarding po sa mga kids. Are you agree with the DepEd trying to have a face-to-face? Ngayong still, medyo hindi pa tayo ganun ka-safe for pandemic. Are you also supporting yung plan ng DepEd na magkaroon ng face-to-face para sa mga kids? Siyempre sa akin po personally, hindi po talaga muna. Lalo na nag-spike, I think 7,000 cases na po today. So news, nag 7,000. I don't think it's a good idea or even to plan or think about the face-to-face talaga. Siguro, mas ayusin na lang nila kung paano magkakaroon ng magandang online classes, kung paano nila gagawin yun. I think doon muna nila ibigay yung attention nila. Because a lot of kids are having a hard time. Not a lot of kids have the gadgets, has the means for that. So I think they have to find a way para matuunan ng pansin po yun. And then, like I have younger siblings, I don't want them to go to school and be unsure kung ano mangyayari sa kanila. 7,103 actually yung exact yes. numbers na nadagdag ngayon. Medyo talagang But anyway, maraming salamat, Win, and good luck for this movie. And may dadagdag Thank pa sana. Thank you po. Pero
ano na na, late na, medyo pasensya na po. Anyway, maraming salamat po sa lahat po ng mga cast. Wala na po kasi time nakakaya na rin po. Maraming salamat po, Sir Rodel. Thank you. Thank you, Mike. Ito last na po mula kay Cesar Batingal. Cesar. Hello po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Bali, ito pong unang tanong ko para po sa director o sa producer po, si naman po yung pwedeng sumagot. Ano po, alam naman po natin that we are creating films o mga shows not just only to entertain the audience, ano po, or yung ating viewers. May gusto po tayong something na makuha nila in the other point of view na gusto po nating iparating. Sa tingin nyo po, ano yung mensahe na gustong iparating nitong pelikula sa lahat ng mga makakapanood po nito? Yes, madam. Madam Attorney. Siguro, ang message nito, it will tell us na there's no such thing as perfect crime. Kasi itong movie na ito is more on investigative, thriller movie. Makikita mo sa flow ng movie na to na nag-iisip yung mga audience, o paano yung ganito, ganyan. O mapuperfect nga na, o ganito, hindi na siya madediscover. In real life kasi, there's no such thing naman talaga na perfect crime eh. Ganun din yung mensahe ng movie na to na parang walang lihim na hindi na bubunyag. Gaano ka man kagaling. Opo. Okay po. Bali, kay Miss Winwin po, tsaka kay dun sa other cast po, di po ba kay Miss Winwin na lang po muna, nakagawa ka na ng mga films na usually mga love story, mga yes, pelikulang pampakilig sa mga bagets, sa mga teenagers. Yung iba naman, mga for broken-hearted. Ito ba yung kauna-unang pagkakataon na gagawa ka ng isang serious, if you can say na dark film po ba to or suspense thriller film? Suspense thriller. I tama ba, attorney? Pwedeng tawaging suspense thriller yung movie? Yes, suspense thriller. This is the first time that I'm gonna do a genre like this. Tama, puro kilig, rom-com, comedy, yung mga nagawa kong films. And I think it's nice na makakagawa ako ng ganito. Kasi there's, you know, it's a film that can educate people. Yun nga, malaman din nila na walang lihim na hindi mabubunyag. At the same time, mental illness, character of people, what goes into their minds. And I think it's nice to question that. A lot of people, yun nga, ma-stimulate yung mga senses nila pag nanonood sila. So it's also educating at the same time entertaining. So yun siguro yung excited ako about this movie talaga. Okay po. Follow-up question lang po for Miss Winwin and the rest of the cast po. Like Shido, kaya Bean, tsaka po dun kay Sir Raymond at kay Ali. What are you missing po? Dun sa, di po ba, 1 year na rin naman po tayong naka-under sa mga gantong pangyayari sa bansa po natin, sa komunidad po natin. Ano po, what are you missing doon po sa mga usually na ginagawa po natin sa industriya ng pelikula o industriya ng entertainment? Ano po yung mga namimiss mo po? Ako namimiss ko talaga yung gathering with other artists, you know, lalo na pag may, like ako, I miss yung dati, like sabihin natin Sunday All-Stars, lahat kami, nag-i-enjoy lang, walang worries, sasayaw, tatawa, walang iniisip, di ba? I think yun eh, yung matatanong mo kung kamusta sila personally, kung ano yung mga projects nila. I mean, it's different friend when you talk to them face-to-face. I think yun yung pinaka nami-miss ko. Pero, ayun nga, buti na lang, may ganito. At least, makakausap mo pa rin sila anytime. So, yeah. Other cast member po? Yeah, siguro ako muna. I think sa akin naman, namimiss ko yung stage. Like Vin and mostly the rest of us, marami kami before na mga out-of-town gigs. So nakaka-miss din yung palakpak. And syempre yung pagtanggap ng mga tao sa'yo. Kasi ibang-iba ngayon dahil may social distancing, at the same time bawal yung gatherings. So isa yun sa nakaka-miss this pandemic. Hindi po.
I think ako po, I just miss yun din yung mga events, you know, coming together with your fellow actors, fellow industry, family, yun. And just being there in person physically, like today, dapat po magkikita-kita tayo. Pero, I mean, in person, but now we have to do it by Zoom. So, iba yung interaction eh. Pag magkasama kayo, magkatabi kayo, yung kakumustahin mo, yung mga ganun, kwentuhan, you know, personally. Shido or Sibin po? Yes, yes. Hi, kapatid. In my case, I miss the camaraderie sa co-actors, yung kainan, yung tuksuhan, tawanan. Kasi yung ibang cast, di na lang sobrang kalog ako sa set. Ngayon, mahilig ako magpatawa kahit pagod na. And at the same time, hindi naman showbiz, pero I really miss traveling. Kasi 2020 is the only year that I wasn't able to travel since 2006. Because I always travel outside the country. So I really miss doing a lot of stuff. But at the end of the day, I think it's all in how we perceive the situation or how we perceive things. Because I learned how to cease worrying about the things which are beyond the power of our will. But so, pababang, at the end of the day, it's within our control. We can shift, we can broaden our perspective, we can broaden our horizon and shift to other alternatives, other activities. Like I did farming, I raised goats, chickens. Yun yung mga ginawa ko. Para malibang din yung sarili ko. But of course, we're all hoping for a better future, at least for the next months or years, the following year to come. So let's all be safe and thank you guys. Init tayo. Okay, point bin po. What I miss the most, tulad ng sinabi ni Ali, yung makakapag-perform on stage. And imagine, you have work sa lahat ng mga celebrations, sa fiestas, sa big events. You get to meet a lot of people and makakaikot sa buong Pilipinas or even out of the country. Tapos, yun, that's what I miss the most. Na sana mabalik. Alam mo, nakakapag-reminis ka na lang, i-check your social media or your Instagram. Itignan mo na lang kung anong nangyayari back then. So, yun. What, yung pinaka na miss ko. Okay. Okay, Derek na lang po, last po. Ay, yes po. Derek, ngayong 2021, what are you really looking for? At ano po yung pinaka-takeaway niyo po sa nagdaang taon, yung 2020? Meron po ba kayong dala-dala hanggang ngayon from 2020? Ah, ganun. Actually, ano, actually, nung nakaraang taon, apat na pelikula talaga yung na-cancel. Tapos, isang TV show ko rin ang nawala. So, pinababalik na rin ako pero medyo takot pa ako eh. Hmm. Kasi, syempre, pag sa TV show kasi, sa labas lagi yung shoot namin. So, parang, hindi ko muna tinanggap. Sabi ko, bigyan muna makalipas yung pag may vaccine. So, ngayon, 2021, actually, yun nga eh, ang dami sana. Ang dami sana ng plano, pero kailangan natin mag-ingat. So, yun pa rin kasi yung mahalaga sa lahat. So, ayun. Pero, pagdating naman sa entertainment, not only sa film, kita ko, active ang StockMed. So, kita mo talaga na ang dami mga bago mga new blood na susulputan, na makita mo yung mga iba-ibang genre. I think that's also good kasi kahit paano nakaka-entertain ka ng ibang tao. Pero, syempre, nakakamiss ang pelikula. Yun naman talaga. Dahil andun yung passion natin. Andun yung ano natin. So, yun. Hopefully sana maging normal na uli lahat. Okay po. Last na lang po. Na. Okay po. Last na lang po, Miss Win-Win po. Ano po yung pinagpapasalamat mo ngayong 2021? Alam ko po, tatlong buwan na yung nagdaan. Pero, sa nangyari po na tatlong daan, at least meron po tayong mga natutunan siguro. Ano po yung mga pinagpapasalamat po? I'm just happy I'm healthy. I'm happy na my family is healthy. Yun lang. Siguro yun yung pinaka grateful talaga ako na walang nagkakasakit sa amin and na lahat kami sumusunod sa anong dapat gawin. Diba? Para hindi lang kami makahawa ng ibang tao. So basically, that's the thing that I'm most thankful for. So I just hope a lot. I hope Sana lahat ng tao maging safe and healthy. Sana bumaba yung cases. So, yun lang yung pinagpipray ko ngayon. Okay po. Correct me if I'm wrong po ha. Title role po ba ito? Title role?
Yes, correct, correct. Okay, thank you. Sige po, thank you po Miss Gwen and good luck thank po sa PNM Day. Up to everybody. Thank you po. Thank you thank very you, much. Cesar. L. Alwin, bago ang parting words nila, may pahabol na tanong si Miss Janice Nabida. Oh, sige, may pahabol na tanong si Alan Policarpio. Mauna kami, Janice. Go! Nako, ayun, pasensya na. Oo, kasi ngayong nalaman ko na hindi pa pala nag-uumpisa yung shooting. Mm-hmm. So, na-curious ako na who believes among the cast, who believes here in getting vaccinated to prevent you from getting the virus? Who believes in the vaccine? Yes. Sinong willing? Pa-vaccinate. Do you think vaccination is the best solution to prevent you from getting the virus? I think the best solution is just to be really it's a solution, of course. Vaccine isa sa solution, pero kailangan pa rin nating maging safe. Kailangan pa rin nating maging we have to have discipline first and foremost, even if you have the vaccine, di ba? Kung wala ka naman takot pa rin. I mean, wala rin use. But personally, if may available talaga na vaccine, I would get it kasi iisipin ko rin yung mga tao na kapaligid sa akin. Maybe yung senior citizen na yung daddy ko, mommy ko, and di ba, it's just, I think it's just better to be safe. But at the same time, number one pa rin yung discipline ka and sumunod ka sa mga rules, sumunod ka na para lang maging healthy talaga. Yun yung, for me, number one. Mm-hmm. Who else? Sino pang willing magpa-vaccine? Yung mga senior. Ako, senior cast? Medyo apprehensive akong magpa-vaccine dahil sa controversy na lumalabas like sa US. May mga, yung mga lalo na yung mga older, mga senior citizens na hindi ko alam kung gano'ng totoo yun, pero may mga namamatay, may nagkakasakit na hindi kaya ng katawan nila because ang controversy is that that's only one side, of course. And one side is a cure. But one side, yung mga ibang mga doctors na rin from International Society of Doctors, even from Europe and the US, sabi nila, it's too early to really say it's totally effective and safe. But ako naman, I play in the middle. Kung kailangan ko pong magpa-vaccine and I have no choice, I will take it just because it will keep everyone safe and myself. So I'm just, I'm leaving up to God kung magaano. Anong kagustuhan ng marami ng nakakarami. Yeah. I have to agree also. Sino pa? Ako naman po. Ako naman po medyo hesitant ako to get the vaccine because of the mga, sabi nga ni Kuya Raymond, mga reviews about that. And my tita, she's from the States and she's the founder of microbiology here in the Philippines. Medyo sinabi niya sa amin niya na one, kahit yung simple biogesic, it takes 10 years bago ibinigay sa tao and to prescribe that. So I think medyo mas hesitant ako because of that. And vaccine kasi talaga nag-ano ko. I would like to share this info. It's like vaccine is like giving you immunity. So if you have COVID before, your immunity, your IgG is already up na. So if you take some vaccine, talagang yung mismong immunity sa yung system will be broken at the same time. So it really needs na meron kang background about your health, your genes, and to make sure bago ka to get a vaccine. So, yun lang. Pero if the vaccine, talaga magkaroon siya ng right na pag-aaral about it and na-test siya talaga ng more pa. Kasi nga, sabi ko, a simple biogesic, 10 years in the making. So, I think yun lang. That's all. Mm-hmm. Okay, thank you. Sino pa? Si Lester Lloyd Sammartino. Yeah. For me naman, I believe we have to vaccinate. Masyadong malaki ang epekto sa kalusugan ng tao pag hindi ka na-vaccinate. And the key really is the right vaccine. Kasi ngayon,
the reason umakit ang cases natin because sadly, tayo na lang ang huling bansa na hindi nagma-mass vaccinate. Of course, there will always be cases na merong fatalities. Kasama talaga yan. You know, kahit nung sa polio or sa chicken pa, I mean, measles and all that, meron talagang nag-allergic reaction. Pero hindi magbubukas ang economy natin unless i-vaccinate mo ang masa. And since we supposedly have all these trillions and trillions of pesos to buy vaccines, I don't see any of it. So I hope, di ba, na mag-filter yan sa masa. Yung mga katulad naman namin, we can stay safe indoors. Pero yung mga taong nasa labas, yung mga workers, when I say workers, yung mga nasa palengke, yung mga police, yung mga yan, they have to vaccinate kasi wala silang choice dahil kuminsan ang dami nila sa isang bahay. Diba? I don't see any other, there's no other way that nakikita ko sa ngayon based on everything that I've watched and seen and read. We have to vaccinate. And I hope we get the right vaccine. Huwag yung mga 50%, meron namang mas magandang klase, then that's what we give to our countrymen. Para bumaba na itong isang taon na ito. So that's my feeling about it. All the industries are dying. Even the movie industry is suffering. The food industry is suffering. Everything is suffering. And to vaccinate is the only way I can see for now, unless they have a better option. Yun po. Okay. Thank you very much, Lloyd. Thank you very much, Janice. Okay, thank you. Okay. Si Vin pala, hindi pa sumagot. Oh, sige, Vin. Si Vin ang final na sasagot. Oh. Go, Vin. Look, I'm all for results. Tulad ng sinabi ni Kuya Raymond na all what's happening to senior citizens natin na that's out of the country. Ako kasi, especially as a new father, I worry so much about that. I'm all for results muna when it's all clear. Siyempre for the safety of everybody. Kung may alanganin as much as possible, kung may risk talaga na hindi siya masyado clear yet, I'm not. Kung malinis talaga at alam kong walang mangyayari for my child, for my own safety, for my family, for my loved ones, then kung okay, then let's get it. If not, then huwag muna. Mas clear na rin. So mas pag-aralan pa? Yes. Not more now, time. Okay. I think we need more time. Last na lang sa producer, ma'am, will you require your cast to get vaccinated para hindi magkaroon ng problema kung sakasakali na magsha-shooting? Oh, no. Kaya it's not a requirement. Oo, yes, Ms. Janice, hindi siya requirement. In fact, even the government did not even impose sa mga tao na magpapaksin. So, voluntary nila lang. Mm-hmm. Kasi mas mahirap din sa part ng producer magastos, di ba? Kapag may nag-positive, sasagutin niyo po ba yung ganon? Nakakatawa po kasi yung mga vaccine na binibigay sa atin ng government, hindi wala pa tayong access eh. Oo, yung mga health workers pa at saka may mga, I think, may mga priority pa ibigay before sa ating mga public. Mm-mm. Pero ma'am, if ever na kunyari na-acquire nila yung virus within the workplace, sagot po ba ng producer yung ganyan? Yung hospitalization? Hindi naman necessary financial assistance sa mga mai-infect ng COVID. Okay. So, you may financial assistance. Okay po. Oo. Okay ka na, Janice? Okay, sige. Thank you. Okay, wag naman nating i-wish na mangyari. Oo naman. Siyempre. So, before we ask everyone to say goodbye to all the press people who attended, there's this last question from Alan Policarpio for Miss Win-Win Marquez. Win? Hi. Hello. Alan, go. Yes. Win-Pabola. Kasi
I think most of your past projects talagang karamihan most are from TV. Sorry, nag-chop po. Ay, sorry. Okay na ba? Pakiulit po yung question. Ayun, okay, tanong okay. ko lang. Tanong ko lang kasi most of your past projects, I think, are for television. So, I just want to know how important is it for you or ano yung meaning sa'yo to have a movie na ikaw ang title role or ikaw ang lead role talaga? Siyempre, ano pa rin, sobrang thankful ako na kahit papano, kahit ganito yung nangyayari sa atin, binibigyan pa rin kami ng opportunity as artists to do our craft, diba? And sabi ko nga yung mga movies ngayon, even series, lumalabas na yun on different platforms. Ano lang, same pa rin. How I give my all to the television shows. Ganun din ako sa movies. Wala namang kung sa movies, 110% mas mababa sa TV. So kung ano yung performance ko, kung paano ako mag-prepare on TV, ganun din on movies. Kasi hindi naman, wala namang difference for me. I have to give my best in any platform and that's given to me and in my craft. So, movies or series, bibigay ko ng todo lahat para mapanood ng tao and para mag-enjoy sila, may matutunan sila sa nakukuha nila sa amin bilang artista. So, for you, parang wala yung perception na, ay, for movies, parang it's more glamorous, more prestigious? No. I mean, I love acting. Whatever is given to me, hindi ako pipili. Kasi alam ko, gagawin ko yung best ko eh. Kahit saan man ako ilagay, hindi pwedeng bigyan mo ng, kumbaga, mas mataas to. Walang ganun sa akin. Basta, whatever I do, I give my 110%. Walang basihan. Walang mas mababa. Walang mas mataas. Walang mas glamorous. Kumbaga, basta ibibigay ko kung ano yung kaya ko ibigay. Thank you. Thank you very much, Alan. And now may we ask everyone to please say your farewell to the press people who attended. We'll start with Shido. Hi, Miss Alwin. Hey, Shido, please say your thanks to all the press people who attended our Zoom conference. It's our honor to have your presence here with us at the moment, at this time of pandemic. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa Zoom meeting na ito. At we're hoping na, yun nga po, na maging ligtas tayo lahat at mabuhay uli ang film and entertainment industry. Maraming salamat po sa lahat ng nandito. Thank you very much, Shido. Ms. Ali Forbes, please. Hi to all our friends from the press. Thank you so much for giving us your time for this conference. And we're looking forward po sa inyong suporta for this movie. And maraming salamat po in advance. Maraming salamat. Okay. Sir Lloyd Sammartino. Yes. Pareho rin ang sinabi nila. Thank you guys for supporting us. We need each other. We need more projects and we need you guys to help us. I hope that marami pang mga mag-blockbuster para mas marami rin kayong masulat. And again, thank you for all the support always. Mga kapatid, magkakapatid tayo sa industry ito. Salamat po. Thank you very much. So to our scriptwriter and producers, Attorney Honey, please. Yes, thank you. Thank you sa mga media na umattend today. Thank you so much for your time. Actually, it's my first time na humarap sa press conference. And I never thought na ganito pala ka-warm yung ating mga media. Thank you so much. And abangan niyo po yung moving Nelia. Thank you very much, Attorney. To our director, please. Direct Lester. Your final words for our press friends. Iyon. Sa lahat po ng mga dumalo, sa lahat ng mga bibigay ng oras sa amin dito, maraming salamat po. Then yun, suportahan po natin ang pelikulang Nelia and sana po isa to sa mga maging tulay para unti-unti tayo makabangon ang ating industriya. Alam po natin na ang kawalan namin, kawalan din ang mga kagaya po ninyong mga press writer kasi actually nakakamit tayong katrabaho rin. So, ayun, sana magsuportahan tayo, magtulungan tayo pagkakataong to dahil medyo mahirap talaga ang kalagayan ng pandemic. Pero yun,
laban lang tayo, gawa lang tayo ng mga quality na pelikula na alam nating magiging parang isa sa mga magiging tulay para maging maganda uli ang pelikulang Pilipino. So yun lang po. Salamat po. Thank you very much, Direk. Raymond, please. Thank you very much to our press family for being here, being with us. And I'm happy to have interacted with you again. And I hope the pandemic gets better soon para magkita-kita naman tayo next time in person. So that we can, you know, greatly, warmly, and talk to each other and just spend time with each other. So thank you for being here, and thank you for supporting our film. Thank you very much. Vin Abrenica, please. Yeah, po. Yes, thank you so much for your time and for attending this with us. And also po sa all of your questions po. We appreciate all of your questions. And sana, let's be a team. Let's help us po to promote this film. Pagkatapos po nito, I really have a good feeling about this film. And ayun, I'm super, super excited. I hope one day maging maayos sa lahat, so magkaroon tayo ng face-to-face lahat. Andiyan po ba si Attorney Aldwin Alegre? Baka na lang po kayong gustong sabihin, sir. Okay. Gusto ko lang magpasalamat po sa lahat ng mga kasama natin sa press. And hope this movie will really give some additional motivation sa industry, especially during this time of crisis, ongoing crisis, specifically this COVID-19. So hopefully malagpasan natin yung pandemya and we can survive this. Maraming salamat po. Thank you very much, Attorney Aldwin. And of course, we're saving the beauty queen and actress for last, Miss Winwin Marquez, please. Nasabi na po lahat ng mga kasama ko po. Thank you so much for being here with us. Thank you for your questions. And sana po tulungan nyo rin kami i-promote yung film namin. And sana maging motivation din to sa iba na i-continue pa rin nila yung passion nila to make movies and to create something for the people. I hope I give justice sa Nelia. Hey, Nelia. And I just wish na matapos na lang to. I just want everyone to be safe and healthy. So please, please protect yourselves and lagi lang po tayo maging safe. Thank you very much, Win. Thank you, Rodel, ikaw na mag-conduct ng picture-picture. Go! Picture-picture. I can screenshot for everyone. Yes. I'll help you, Rodel. Okay. 1, 2, 3. One more. Okay, Wien, sige. One more. 1, 2, 3. Isa pa po. Okay. 1, 2, 3. Okay. Okay, thank you very much, our press friends, at the Star Conference of Nelia. And see you soon, guys. Take care, stay healthy, stay happy. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye. Thank you very much, everyone. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye.